Doble asunto ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki sa Quezon City. Nang bugbog na ng senior citizen, nagawa pa niyang manaksak ng pulis nang aarestuhin na. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa pool sa bodycam footage na ito, ang pakikipag-usap ng mga pulis at tauhan ng barangay sa lalaking nakaitim na sando na yan sa barangay UP Campus sa Quezon City kahapon. Ang lalaki na yan, suspect sa pambubugbog at pinakikiusapan na sumama sa mga otoridad. So lumalabas sa investigation namin, itong matanda ay binugbog ng walang dahilan. So maaaring sila yung nakainom, napagtipan lang yung matanda. Maya-maya tila naghahamon at nag-i-stretching pa ang lalaki. Nang akmang lalapitan na siya ng pulis, bigla itong umatras at tumakbo papalayo. Dito na siya hinabol ng mga pulis. Hindi na nakita sa video pero sinaksak na ng suspect ang pulis na lumapit sa kanya. Bale, ipapacify po namin siya. Dadali po namin sa barangay Putara. Eh, hindi ko po alam na may dala po siyang padaliin. Bumunot po siya, tapos bigla niya po akong sinaksak. Nasalag po, kaya dito po ko nataman sa braso. Sa hot pursuit operation ng QCPD Station 9, nahuli ang 37-anyos na suspect na kinilalang si Brian Boldero. Na-recover mula sa suspect ang patalim na ginamit niya. Sa investigasyon, lumalabas na dati na ring nakulong si Boldero sa kasong theft at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Palusot ng biktima, wala raw siya sa sarili ng magkagulo. Nagulat lang po ako pang may biglang mga sumasanib. Sanib siguro yun, kasi hindi ko alam yun eh. Gulat lang ako ano eh, pulis na eh, pag ano ko eh. Hindi ko po alam mo sino, yung ano, basta para lang ano, parang may sumasanib nga talaga sa akin, kanina. Hindi bumenta sa mga pulis ang palusot ng suspect. Kaya mahaharap siya sa patong-patong na reklamo frustrated homicide, direct assault at serious physical injury. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.